Thank you, Sister Eliza, for the wonderful song. Tayo po tayo lahat as we read God's Word in Ephesians chapter 5, verse 15 to 20. Ephesians chapter 5, verse 15 to 20. Good to see Miss Leslie. No, matagal ko na, nag-uusap kami ni anak mo, ni Leandro. Sabi ko, kailan ba mahihilang mo si mama mo rito? Sabi niya ganun. Ewan ko po. Malagi lang ewan ko po. But I praise God dahil nandito po yung mother po ni Brother Leandro. We are praying na one of these days makita po namin si Miss Leslie. We sinagot po ng Panginoon ng ating panalangin. Amen! Namimiss ko rin si kapatid kong si Herman eh. Sabi ko, tinext ko siya kagabi. Sabi ko, namimiss na kita, Herman. Nandito rin si Mr. Herman. Amen! Alright, good to see everyone po. Kulang lang yung Greso family. Si Nanay Cora, kamusta ba? Okay lang? Amen. We miss Sister Netnet lagi ang aktibo. So we are pleased to have the Greso family po sa ating kalagitan. Sino may katabi mo? Si Shasha Padilla ba yung katabi mo? Ay, hindi. Si Miss Pe pala. Alright, basahin po natin salita ng Panginoon. Sabi po ng salita ng Panginoon sa Ephesians chapter 5, verse 15 to 20. The Bible says, "See then that ye walk circumspectly." Ibig sabihin po, maingat. "Not as fools, but as wise. Redeeming the time, because the days are evil. Wherefore, be ye not unwise, but understanding what the will of the Lord is." Ito, maraming nangyari nitong verse 18, New Year. No? "And be not drunk with wine, wherein in excess, but be filled with the Spirit. Speaking to yourselves in psalms and hymns and spiritual song, singing and making melody in your heart to the Lord. Giving thanks always for all things unto God and the Father in the name of our Lord Jesus Christ." I entitled this message this morning, "The Good Solid New Year's Resolution." Hindi dinilawa ko, hindi lang solid, hindi lang good. Ginawa kong Good Solid New Year's Resolution. Baka pagalitan na naman ako ng asawa ko sa grammar ko. Dapat pala walang S yan, New Year lang, no? New Year. Dapat may apostrophe pala. But rather, alam nyo na yun, naintindihan nyo na yun, di ba? The Good Solid New Year's Resolution. Tayo po humingi ng patnubay sa Panginoon. Lord God, help us, Panginoon, today para po sa pagbabago o resolution o remedy, Panginoon, sa aming pong buhay this coming 2022. Tulungan mo nga ako, Panginoon, i-preach this message in the power of your Holy Spirit na hindi po ako magkamali. I pray na meron pong maligtas, may magsisi o magbalik loob sa iyo, Panginoon. Ma-encourage po ang mga believers, also makorek sa mga maling gawain. Maraming salamat, Lord, sa iyong anak na si Jesus na dumating dito pa sa lupa purposely to save us from our sin. Na kung sino po ang magsusuko, magrepent towards Him ay hindi mapahamak, bagkus magkaroon buhay na walang hanggan. Lord God, hindi po namin pinopromote ang aming simbahan, ang iyong simbahan. Pinopromote po namin ang iyong pangalan. Lord God, manahan ka sa aming kalagitnaan. Teach us your ways and your methods. In Jesus' name, amen. You may be seated po. Gaya nga po ng sinabi ko kanina, marami po ngayon tinatawag na mga New Year's resolution, mga pangako natin ng pagbabago sa harap ng ating kaibigan at sa harap ng ating pong mahal na Panginoon. Ito po yung na-survey ko, top 10 New Year's resolution. Ito, number one, spend more time with family and friends. Sabing gano'n, yan daw number one. Ako, itong taon na ito, mag-spend some time ako sa pamilya ko at mga kaibigan ko. Number two, fit in fitness. Take care of your health. Wala muna ang papaitan, wala muna mga inihaw na ano, puro gulay muna ako, promise. Kasi December itong New Year, puro mga matataba kinakain ko. Fit muna ako, sabing gano'n. Number three, ititrim ko na itong tiyan ko. No, marami na rin ako mga damit hindi masuot. Dalawa kami ni Pastor Jolan, buwibili na kami, size 33 na. No? Dati 29, 30. Sabi ko, a New Year's resolution, papaliitin ko itong tiyan ko na ito. Number four, quit smoking. Ah, may mga manampalataya na ninigarilyo pa din eh. Di ba?
Itong taon na ito talaga, hinding-hindi na ako maninigarilyo. Last na to. Yeah, last na daw to. Last na, no? Quit smoking. No? Quit smoking. Number five, enjoy life more. Oy, sounds good. Mag-enjoy lang ako. Huwag akong mag-worry lagi. Enjoy lang. Number six, quit drinking. Ayan, yung may mga problema. Walang problema sa akin yan kasi hindi na ako nagiinom eh. Walang problema sa akin yan. I can actually claim that already. Hindi na ako nagiinom. Walang gin. Walang kung ano-ano. No? Wala na yung beer na yan. God already fixed that. Ano pa ba? Get out of debt. Ay, naku, yung may mga utang. Pangako talaga, hindi na talaga ako mag-utang. Number eight, sabing ganun, learn something new. Learn something new. Bagong words, bagong theory. Talagang learn something new. Number nine, help others. Tumulong sa ibang tao nangangailangan. How quaint, that's thinking someone else for a change instead of ourselves. No? Yung iba munang isipin, huwag puro sarili. Maganda yun. And then number 10, get organized. Get organized. Ayusin yung ating cabinet, yung sapatos natin, yung mga lalaki, yung mga tools nyo, ayusin natin. Di ba? Ang ganda nun, di ba? Ito yung mga top 10 na New Year's resolution. No? But did you notice, mga kaibigan, mga kapatid, did you notice this top 10 resolution had nothing to do with spiritual? Nasaan ang Panginoon dito sa 10 top 10 resolution na ito? I mean, we are considering and prioritizing the worldly stuff, which is not bad. Hindi man masama yon. But let me ask you a question ngayon pong umaga. Why in the world in this 10 top 10 New Year's resolution, ang Panginoon wala nikatiting doon? Let me suggest this morning na isama natin sa top 10 New Year's resolution ang pangalan. Amen? Ang kaluwalhatian, ang kabutihan, ang grasya at ang awa ng Diyos. Sapagkat tayo po'y gumagalaw, tayo po'y humihinga, tayo po'y nakakaranas na kabutihan dito pa sa lupa, nang dahil lamang sa ating mahal na Panginoong Hesukristo. So let me suggest to you that the Lord should be included in every aspect of our lives, whether ito po sa ating marriage, whether ito po sa ating family, whether ito po sa ating mga anak, sa trabaho, sa paglalaro, or pleasure. Ngayong buwan na ito, I will preach. Here's some good, solid advice from making a new year better than last year. Okay? Dapat ito, tatapusin ko ngayon eh. Pero as I study last night, gagawin kong 3 linggo. Yung 3 points ko, gagawin ko pong 3 linggo. Ibibigay ko na po yung 3 outline ko ha. So, a good, solid New Year's resolution. Number one, be careful. Sabihin natin, be careful. Pangalawa, be thoughtful and be thankful. Ayun lang po yung mensahe natin. Pwede na tayo mag-uwian. Amen? Pero puntahan po natin muna yung number one. Yung tinatawag na be careful. Be careful. Balik po tayo sa ating pong text sa Ephesians chapter 5, verse 15 to 17. I know I promised Preacher Sarel na mag-aaral tayo sa Haggai. Pero the Lord direct me here. Pero sa Haggai, meron din, sabing gano'n, 5 beses sinabi, consider. Consider your way. Consider your way. Consider your way. Ito po yun, be careful. Mag-ingat. Ephesians chapter 5, verse 15, 17. Sabi ng salita ng Panginoon, see then that you walk circumspectly. Ibig sabihin, maging maingat daw. Not as fool, but as wise. Redeeming the time because the days are evil, wherefore be ye not unwise, but understanding what the will of the Lord is. May mga tao po kung mamuhay, masyado pong kaskasero. Masyado pong reckless, sabi sa English. Alam mo pa, marami po na-aksidente doon po sa daanan kasi marami pong kaskasero. Ang tawag po doon, laging nagmamadali.
No, reckless life. And the same thing is sa ating buhay. Kung tayo po hindi maingat sa ating pumbuhay, kung tayo po'y laging padalos-dalos, kung tayo po'y laging magagalitin, kung tayo po'y laging mainitin ang ulo, I'm telling you, 2022 will be a worse year for you. Kaya nga sabi na salita ng Panginoon, ang maganda pong New Year's resolution ngayon is be careful. Be careful. Sa Tagalog po, sa Epeso, mga taga-Epeso, Kapitulo 5, versikulo 15 at 17, mag-ingat kayong lubos kung papaano kayo lumakad. Huwag gaya ng mga mangmang, kung hindi gaya ng mga marurunong, na inyong samantalahin ang panahon sapagkat ang mga araw ay masasama. Kaya huwag kayong maging mga mangmang, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Number one, tayo po, we need to be very careful sa ating, number one, sa ating time. Ayan o, sabi nga nun sa verse 16, redeeming the time because the days are evil. Sa Tagalog po, na inyong samantalahin ang panahon sapagkat ang mga araw ay masasama. Anong ibig sabihin ng masama? Bakit masama ang mga panahon? Bakit masama ang araw? Bakit masama ang time? Bakit kamo? Why? Sapagkat ang oras hindi nakikisama sa atin. Amen! Buti pa yung mga kapatid, nakikisama sa atin. Pwede wait. Tagal mo naman. Sige, hintay kita. Di ba? May mga sabi, usapan. A practice ng choir, 6:30. Amen! Pero punta rito, 8:30. 7:30. Pero sasabihin, okay lang yan, pakisamahan mo na lang. Napag-uusapan. Pero in terms of time, hindi mo pwedeng pakiusapan ng time, mga kapatid. Hindi susunod sa iyo ang time. That is why ito po'y evil. Hindi mo siya i-reverse, hindi mo siya mapapass forward, hindi mo siya mapupause. You need to be very careful with your time sa panahon. Use it wisely. If I can rewind and bring back the time, I will reset the time in my life in the year 2000. Oh, year 2000. I like year 2000. Not only pinanganak yung paborito kong anak, you know, kunwari, si Tim. Pero nung time na yon, yung year 2000, maliit pa yung tiyan ko nun. Mapayat pa ako nun, mabilis pa ako nun. Kumbaga, hindi pa ako mapagod. Nung time na yun, kaya ko pa mag-basketball. Kaya yung time na yun, napaka-precious na yun. Ang lakas-lakas ko tumakbo. Wala akong kapaguran. If I can only reverse the time in 2000, you know, I can be physically fit. Ako po hindi napapagod. Ako po maayos pa. Ako malakas tumalon. Masarap mag-basketball. But sadly, hindi na pwede. Ngayon po, wala. Nahihirapan na ako maglaro. No? Nahihirapan na ako. Why? Sapagkat, lumipas na. And I'm telling you, mga kabataan, I'm telling you tayo ngayon lahat, be careful with your time. Kung hindi ka paligtas, kung wala kang relasyon sa ating mahal na Panginoon, this is the time para po magsisi at lumapit sa ating mahal na Panginoon. Huwag mo na hintayin na hindi mo na kaya mag-serve. Hindi mo na kaya magbasa ng Bible. Hindi mo na kaya manalangin. Wala na all of that. Wala nang kwenta sa mga bagay na yun. Today is the time to know God. So be very careful. Bigyan po ng panahon, ng halaga ang panahon sa ating buhay. Let me ask you a question. Time spent. How many hours did we spend in Facebook? Amen. Ilang oras ka nag-Google sa kalalike at kaka-scroll at sa pagtatawa-tawa ng mga memes sa Facebook? Gaano kadalas o ilang oras ka nag-spend mag-TikTok? Pinapractice mo muna yan bago, di ba? Ayan. Pag na-master mo na, doon mo na nalagay ngayon yan. Ilang oras ka nag-practice, ilang oras ka nag-TikTok, what about yung TV? Yung TV mo sa bahay mo, lampshade mo na. Hindi mo na nang patayan yun. 24 hours yun. No? Ilang oras ka nag-Google ba? Tama, hindi Google, Google, nag-spend ng panahon sa Netflix. Ano ba yung mga usong Stranger Things ba yun? Marathon. 1, 2, 3, 4, 5. May mga ngumingiti, alam mo sinasabi ko. Eh.
No? Mayroong mga bastos pa mga pelikulo doon, yung mga sikat na ano, kung ano-anong, no? Isa na lang, last episode na lang, hindi mo alas 4 na. Ito maganda. Ilang oras ka nag-spend sa online games? Halos lumuwa na yung mata mo. No? Yung mga, how about yung mga, yung movies ng mga Korean movies. Sugat na sigat ang mga Korean movies ngayon. Pati yung mga buhok, ginagaya natin ngayon, no? Yung mga porma nga ng Korean. No? Grabe! Ang tindi mo, Chong! Sabi nga ganun ni Baba na yun. Ang lupit mo! Ang lupit mo! No? 8 hours, 5 hours, 6 hours. How about yung panliligaw? Tulog na, panay pa rin text. Anong ginagawa mo? Ikaw, ano? Mag-isa ka lang, kinikinig ka, di ba? Ilang oras ang ginugugulo mo sa panliligaw? Ito, paborito ni Ruel. Ilang oras mong ginugugulo sa pagkain? Di ba? Kain na naman. Kakain mo lang, anong hapunan natin? Uy, tanghalian ka, katas mo tanghalian, kain na naman. No? Iniisip mo lagi pagkain, chicha, no? Pagkain. Ilang oras ka nag-iisip o nag-google kung saan ka pupunta ng outing? Yan. Mga bagay na yan, di ba? Shopping. SM. But I'm asking you ngayon, kapatid, na sinasabi niyong anak tayo ng Panginoon, ilang oras tayo nag-i-spend magbasa ng salita ng Panginoon, intindihin ang salita ng Panginoon, manalangin sa Panginoon, ilang oras tayo nag-i-spend sa tahanan ng Panginoon. Parang tumahimik tayo lahat, ano po? Hindi niyo ba alam, ang Panginoon ang siyang may-ari ng oras? Ang siyang may-ari ng lahat ng mga bagay na ito. Eh bakit hindi tayo maingat sa paggugol ng oras natin sa naglikha, sa namatay sa cross, na nagbigay sa atin ng buhay at buhay masagana. Be careful with your time. Alam niyo ba ang tawag sa panahon natin, oras natin, alam mo ibig sabihin ng ano? AD. 2022 AD. Alam niyo ba ibig sabihin ng AD? The word AD means Anno Domini, means the day of the Lord. Kapag ikaw nagkaroon ng certificate, given the certificate, the day of the Lord, ganon, December or January, di ba? So, since ang panahon belongs to the day of the Lord, since ang oras ang may akda ang Diyos, bakit kakaunting oras ang ating ibinibigay sa ating Diyos? Kaya this New Year's resolution, nararapat lamang na sabi ni Pablo sa sulat niya sa mga taga-Efeso, sabi niya ganun, consider your ways, at sabi niya ganun, redeeming the time because the days are evil. Bigyan ng panahon po ang ating mahal na Diyos. Sabi po ng isang sikat na American biographer, poet, journalist, and editor, sabi niya, time is the coin of your life. Time is the coin of your life. It is the only coin you have, and only you can determine how it will be spent. Be careful lest you let other people spend it for you. Baka iba na po yung gumagastos ng oras po ninyo. I don't know about you, but sabi ni Pablo, redeem the time. Ibigay sa ating mahal na Panginoon ang ating oras. Ibigay sa ating mahal na Panginoon ang ating panahon. Priority, focus sa Kanya this coming 2022. Sabi po ng salita ng Panginoon sa Psalms 90 verse 12, so teach us to number our days, that we may apply our hearts unto wisdom. Ang taong marunong at hindi mangmang, ginagamit ang kanyang panahon, ang kanyang oras, para magbigay ng glory, kaluwalhatian, ng lugod, ng pananampalataya sa kanyang lumikha na walang iba ang Diyos. Be careful with your time, mga kapatid. Nakakahiya, pagharap natin sa Panginoon, sa tignan niya, kanya, i-account tayo, examine tayo. Uy, namuhay ka ng 70 years, wala man lang 2% ginugol mo sa akin. Nakakahiya po yun.
Redeeming the time. Be mindful of reading. Sino nakabasa sa inyo? Sa anak tayo ng Diyos, di ba? Sino nakabasa sa inyo ng Bible from Genesis to Revelation? Amen. Ilan? One. Ilan pa? One. Isa lang? Two. Dalawa lang sa dinami natin? Alam nyo, kapag in love kayo sa isang tao, babasahin nyo lagi yung love letter. Di ba? Babalik-balik kayo yung love letter. Ito po love letter, ito galing sa Diyos. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Love letter ito, mga kapatid. Ulit-ulitin po natin, basahin ang Bible. Sa dinami-dami natin, dalawa lang po nakabasa ng from Genesis to Revelation. Bigyan po natin ng oras. Ilang beses yung napanood yung Provinciano? Pambihira, episode 9,000 na yata yun, panonood nyo pa rin. Samantalang ang Biblia na available lagi, hindi po natin mabasa. Be mindful of reading and studying the Bible. Be prayerful. Attend worship regularly. And please be on time. Please be on time naman. Bigyan nyo naman ng time ang Panginoon. Yung iba dito, live stream, late pa rin. Amen! Pambira, pag ipupuntahan tayong birthday, kasal, on time tayo. Mas importante po sa kasal ito, Panginoon ito. Be on time. Consider your time. Not only consider your time, not only be careful with your time. Alis na tayo doon, baka tumagal na naman ako eh. Be careful with your treasure. Be careful with your treasure. Sabi po ng Efeso chapter 5 verse 17, kaya huwag kayong maging mangmang, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Ang kalooban po ng Panginoon, ayaw niya na maging gastador po tayo. Kasi ang mga gastador, lagi nangungutang. Amen po ba? Kapag ikaw po'y gastador, you will spend more than you have. So pag na-spend mo, ang mangyayari niya, mangungutang ka na. Ang Panginoon po, galit po sa utang. Tayo po may utang sa kasalanan eh. Anong ginawa ng Panginoon? Binayaran niya kagad. Namatay siya sa cross. Kaya itong taong 2022, unawain natin kagustuhan ng Panginoon. Ayaw ng Panginoon na tayo po ay may utang. May utang kay Bumbay, may utang, ako, sabihin ko sa inyo, ako malaki utang ko. Malaki, kaya ako kasama ako sa mensahe na ito. Yung nakikita nyo pong sa Everlasting na malaki dyan, inutang ko po yun, ang laki ng interest, mataas yung interest nun. Ayaw ng Panginoon, kaya sabi ko, bayaran ko kaagad yun. Tingnan po natin sa mga taga-Roma. Mga taga-Roma, chapter 13, verse 8. Huwag kayong magkautang ng ano paman sa kanino man. Maliban sa mag-iibigan kayo sapagkat ang umiibig sa kaniya kapwa naganap na ang kautusan. So ang will pala ng Panginoon according to Ephesians chapter 5 verse 17, ang kalooban pala ng Panginoon na tayo wala tayong utang. Kasi pag wala tayong utang, meron tayong peace of mind. Hindi tayo kakabahan, uy paano na, walang worry. So as much as possible, this coming 2022, sundin po natin yung kalooban ng Panginoon. Be careful with our time and be careful with our treasure. Huwag tayong magwaldas. Maraming tao, waldas po sila. Yung parang maaksayado, ang tawag po sa English po ng aksayado, prodigal. The prodigal son, ang ibig sabihin ng prodigal, waster. The prodigal son wastes his treasure, yung family niya, wastes the love of his father, the love of his family, the money, lahat yan. So let us be wise, be careful with our time, and be careful with our treasure. Sabi ng Panginoon, wag daw tayo mangutang, wag daw tayo humingi ng pabor. Why? Because, tingnan natin kasagutan, Kawikaan, Proverbs 22 verse 7. Now, yung may mga utang dito, hindi ko alam kung may utang kayo, kaya hindi ko kayo inaatake, ha? Yung may mga utang dito, ha? Ako, may utang nga din ako, eh. Pero sabi ng salita ng Panginoon, huwag daw tayo mag-utang. Why? Ito po yung sagot. Kawikaan 22, verse 7. Ang mayaman ay magpupuno sa dukha.
Kita mo sino yung mga lagi ng mayaman, yung mga may lending. Di ba? Gusto nila mangutang kayo na mangutang. Sila po yung mayaman. At sabing ganon, at ang manghihiram ay alipin ng nagpapahiram. May sumpa po yung credit card. Ako may dalawa akong credit card. Talaga ang sarap eh. Swipe. Ka-ching! Tapos titignan mo pagkatapos ng tatlong araw, ang taas naman ito. Sabihin ko kay Miss Chris, Miss Chris, tignan mo nga kung tama. Tama po kuya, tama po pastor. Ay, ano na nangyari? Babayaran mo. Tapos aalis ka na naman, meron ka na naman card. Ka-ching, ka-ching, ka-ching. Mayroon pong sumpa. Para nagiging slave na ako ngayon. Ako'y nagtatrabaho, ako'y nagkumuha ng pera para pambayad lamang. Kaya sabi ng salita ng Panginoon, be careful sa iyo pong treasure. Be careful sa iyong spending. Instead of spending your money, spending your time sa sanglibutan, spend your money to God. Spend your money sa ministry. God hates credit. That is why, may kanta tayo, di ba? Jesus paid it all. All to Him I owe. My sin left His crimson stain. He washed it white as snow. Nung ang Panginoon dumating po rito sa lupa, nakita niya ang tao po may utang doon po sa kasalanan. Sabi niyang ganon, babayaran ko yan doon sa cross of Calvary. At ang sabi niyang ganon, it is finished. Wala na siyang utang, binayaran niya na. Nilibre niya tayo, mga minamahal. At kung tayo po magiging careful sa ating pong panahon, sa ating pong time, ganun din po dapat tayo sa ating pong treasure. Let us be wise. Huwag tayo maging mangmang. Magkakaroon po tayo ng heartaches and troubles kapag po tayo labis sa paggastos more than we have. How much treasure have you spent sa world? How much treasure, how much money you spend in your shoes? In your worldly things, in your bag, sa lahat na yan. And I'm gonna ask you a question, how much money or treasure have you spent for God? Ni hindi ka nga makabili ng Bible mo, ni hindi ka nga makapag-upgrade ng iyo pong study Bible. Like, Pastor, tingin naman ng Bible, libre na nga yung kaligtasan mo, gusto mo libre pa rin yung pag-aaral mo ng salita ng Panginoon. Amen! Be careful with your treasure. How much have you given sa ministry of the work of God? Look with me in Malakay. Di ba merong sumpa kapag ikaw ay gastos ng gastos sang libutan? Ikaw ay mapapahamak kasi gastos. Pero pag ikaw gumastos sa Panginoon, tingnan niyo mayroon naman pagpapala. Malakay chapter 3 verse 10 to 12. Ako po ay living example ng pagpapala ng Panginoon. Pastor Jolan is a living example. Brother Alexis is a living. Makikita, just try God. Mag-invest sa Panginoon. Yung iba pong investment, may manluloko, may scam. Pero yung investment natin sa Panginoon, apat na beses po yung balik. Fourfold po ang balik niyan. Malakay chapter 3, verse 10 to 12. Sabi ng Bible, bring ye all the tithes into the storehouse, talking about the house of God, that there may be meat for mine house. And prove me now herewith, the said the Lord of hosts. If I will not open the windows of heaven, bubuksan daw ng Panginoon ang bintana ng langit, and pour you out a blessing, may pagpapala po, whether physical, financial, emotional, spiritual, nandoon po yan, a fourfold blessing. At sabi pa rito, that there shall not be room enough to receive it. Sobra-sobra yung pagpapala. Sabihin mo ngunong, Brad, meron ako maraming kamatis dito. Sa'yo yung iba. Brad, marami ako dito ganito. Sa'yo na to. May kulang pa pera mo. Ako nang bahala dyan. Hindi ikaw yung tinutulungan. Ikaw yung tumutulong. Why God opened the windows of blessing and pour you, meaning windows of heaven rather, and pour you out blessing. May blessing po. Ang sa'yo pang ganun, no? Ito pa. And I will rebuke the devourer for your sake. Iingatan ka daw niya, yung ibang tao nagkakasakit na ng COVID, yung ibang tao may TB, yung ibang tao nagda-dialysis, pero dahil ikaw ay inuubos mo o ikaw ay nagpo-invest. Amen?
Amen! Yung iba sobrang dami ng pera, may dialysis. Ikaw wala kang pera pero healthy ka. Sabi ng Panginoon, I will rebuke, itataboy ko yung kalaban sa'yo, yung nagpapahirap sa'yo, yung mga depression, yung anxiety na yan. I will bless you and I will rebuke. Blessing! Kaya nga yung kanta eh, Kristiyano ay masayang tunay, di ba? Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Yun yun eh. Why? Because you invested. Kaya be careful sa inyong mga kayamanan. Kukunin ng sanglibutan. Tapos hindi enough. Kuha ka ng kuha ng kuha. Next week may utang ka na. Pero if you invest that to the Lord, the Bible says, He will bless you and He will rebuke the devourer. Sino yung devourer? Si Satanas. Yung kalaban. Pambihira, may blessing pala. Kapag maingat po tayo sa ating paggastos, spending our treasure, investing it to God. Sabi nga na, I will rebuke the devourer for your sake. Not only that, hindi lang niya po itataboy. Ito pa, and he shall not destroy the fruits of your ground. Not only, not only itataboy niya yung mga kalaban, ipipreserve niya daw yung kung ano man negosyong meron ka. Yung prutas mo. Yung prutas ko, alam niyo, itong kinakabahan talaga ako sa lahat ng aking pong buhay, kinakabahan talaga ako, alam niyo kung ano, yung prutas ng anak ko. And I believe, makaka-relate lahat ng nanay dito. Yung tatawag, titext na lang, Pastor, si Tim nabangga. O kaya, Miss Leslie, si ano, magkapakasal na. Hindi. yung mga prutas natin, mga anak natin, pag may nangyaring masama, di ba, Miss Pe, yung nasugata, nadisgrasya, yun yung prutas eh. Yun yung pinaka-fruits ng buhay natin. Yung apo ko, yung anak ko. Grabe, tatangis talaga. Hindi ko makakayanan talaga. At ang sabi ng Biblia, if we invest our treasure, ang ating pong investment sa ating mahal na Panginoon, the Bible says in Malachi that I will rebuke the devourer for your sake and he shall not destroy the fruits of your ground. Yung mga anak natin, yung mga kung ano man yung negosyo natin, yung mga ari-arian natin, He will protect. He will protect. Neither shall your vine cast her fruit before the time in the field. Hindi ka mapapanisa, hindi ka masisiraan ng mga property. On time daw ang yung pag-ani. Set the Lord of hosts. Verse 12. And all nations. Amen? Yung mga kapitbahay mo, sasabihin, grabe ka mo yan. Pinagpapala yung mga yan. Pagchichismisan ka ng mga yan, mga marites. Alam talaga yun, natural yung kapag pinagpapala ka, pagchichismisan ka nila. Di ba? Sikat ka eh. Sabi, and all nation shall call you blessed, for ye shall be delightsome land, said the Lord of hosts. So be careful. Ito pong ating pong pinag-uusapan. Be careful with your time. Be careful with your treasure po. Lahat ito po ay patungkol sa ating mahal na Panginoon. Be careful with our tithes, our ating offering, building project, faith promise, and many more. This is a key to solid resolution for a better new year. Better new year. And then lastly po, ngayong umagang ito, ito pinakagusto ko rin ito eh. Be careful with your time. Be careful with your treasure. No? Sa Ephesians lahat yan, ha? This time, be careful with your tongue. Ito, kahit Kristiyano tayo, naaabuso natin tong dila natin. Eh. Yung bunganga natin. Alam nyo ba ang salita pwedeng mag-encourage at pwedeng mag-destroy? Salita lang. Kung naging padalos-dalos tayo sa pananalita natin 2021, please naman, be careful naman tayo ngayon 2022 sa ating pong mga salita. Sa mga binibitawan natin na paratang, wala kang pruweba, wala kang facts, pero kung manghusga ka, ganun na lang. Be careful. Look with me in Ephesians chapter 3, verse 17. Kaya huwag kayong maging mga mangmang. Ephesians 5, brother. Ephesians 3:17 yan. Kaya huwag kayong mga mangmang, kundi unawain ninyo ang kalooban ng Panginoon.
Anong kalooban ng Panginoon? Itong pong ating tongue ay kailangan po natin supilin. Matindi po itong dila na to. Maliit lang ito pero umaabot to hanggang sa ano eh. Hanggang Old Kabalan eh. Umaabot to hanggang state. Wala na yung tao, dinadaldal pa natin nasa state na. Nasa Europe na, pero yung dila natin umaabot doon. Be careful. Gamitin po natin ito sa pagpupuri ng Panginoon. Amen? Sabi po sa Psalms 34 verse 13, talking about evil tongue. Psalms 34:13, keep thy tongue from evil and thy lips from speaking guile. Mga kabastusan, meron ka bang kasama sa bahay na ganyan? Kung meron man, ipanalangin mo. And I hope na marinig niyo itong mensahe na ito. Pinakamahirap po nakasama sa bahay, yung bungangera. Yung, ano ba sa English yun? Nagger? Yung daldal? Umaga pa lang, sigawan na kagad. Umaga pa lang, awayan na kagad. Daldal dito, daldal doon. No? Bungangera. May nakita nga ako eh, na lapida sa state. Namatay ang asawa niya, paring dong. Nakalagay sa lapida, ganito. Di ba may lapida? Di ba pag may lapida? Your faithful wife, we will miss you. Mga ganun, di ba? Precious, meron naman, precious in the sight of the Lord, the death of His saint. Mga ganun, di ba? No? Sabi ko sa analisa, pag ako naman, sabihin ko lagay doon, sabi ko sa'yo, may sakit ako eh. Hindi naniwala, namatay tuloy ako. May mga ganun sa states eh. Ito nakalagay doon, no? Namatay asawa niya, lagay ng ano sa lapida, sabi. Beneath this stone is a lump of clay. Lies my wife Arabella Yang, who in the 24th of May began to hold her tongue. Yun yung sabi ng asawa niya, no? Tumigil daw sa pagdadaldal nung namatay. Akala mo sweet, no? Ito po ang aking asawa na si Isabella Yang. At tumigil ang kanyang pagiging bungangera noong Mayo 4, 1999. Yun ang pagkakaalala ng asawa niya na lakas sa kanya, bungangera. No? Tumigil lang yung bunganga niya noong namatay siya. Di ba? No, I pray po sa ating buhay, sa ating pamilya. No? Huwag po tayong igugol yung ating pong, yung dila sa bunganga. Yung bunganga ng bunganga, bunganga sa umaga, sa tanghali, sa gabi, pagtulog, bunganga pa din, sigawan. Sabi ng Bible, huwag tayong maging mangmang katulad ng mga iba, but rather know the will of God sa ating life, na gamitin pong ating boses sa pag-awit sa Panginoon, gamitin pong ating bunganga sa pag-edify, sa pag-encourage, sa pagpuri ng ating mahal na Panginoong Kristo. Be careful with our tongue. Sabi pong ganun sa Titus chapter 3 verse 2, to speak evil of no man. No, yung mga paratang. Alam mo kaya po tayo nag-speak ng evil sa ibang tao kahit wala namang ginagawang masama sa atin? Naiinggit tayo sa kanya. Tama ba? Pinag-uusapan natin, eh, ganyan naman talaga, ganyan naman yan eh. Alam mo ba, ito pa. May mga banat na mga ano, at ito pa. Ito pa. Kaya natin ginagawa kasi galit tayo ito kasi mas better sila sa atin eh. Naiinggit po tayo. At alam nyo po, asinong kawawa? Hindi yung tao na yun. Tayo po kasi namamatay tayo sa inggit. Kaya sabi ng salita ng Panginoon po sa Epeso 5:17, kaya huwag kayong maging mga mangmang, kayo po yung talo, kundi unawain ninyo kung anong kalooban ng Panginoon. Be careful with your tongue sa ating labi. Sabi to speak evil of no man, to be no brawlers, but gentle, showing all meekness unto all men. Ngayon ko lang nga nalalaman yung salitang marites eh. Yung ibig sabihin naman na marites, meron palang ano yan? Yung marites pala, meron palang middle name yan. Ang apelido niyan, Mosa eh. Mosa. Marites Mosa. Yung middle name, ni-research ko kagabi. Yung middle name, Chess. C-H-E-S-S. Marites Chess Mosa. Yung parang nagtatanda, una hindi ko pa nakuha. Chess Mosa. Ayun, ang tagal, siguro mga ilang minuto. Marites Chess Mosa. No? Marites Chess Mosa.
Ang tawag dito sa 5 Commandments na human CCTV, kung tawagin ano po. Ang galing mag-report, matulin pa sa ano sa 24 oras. No? Pag meron po tayong ganyan na mga Mars, no? May mga pare tayong ganyan. Pag may nagsabi sa inyong masama, huwag niyo i-entertain, masasaktan po kayo. Gayahin po natin si Socrates. Si Socrates po isang famous philosopher. Meron po siyang tinatawag na three-way test. Imbis na marites, three-way test. Sasabihin, "Hoy, ano, Pars, alam mo bang sinabi ni ganito sa'yo?" Sabi mo agad, teka muna. Tanungin muna kita sa three-way test bago mo sabihin. Number one, katotohanan ba yan? Is it true? Ay, hindi, Pars. Sinabi lang sa akin ni Sheila. Sinabi lang sa akin ni Sheila. Ay, hindi pa. Second hand na pala yan. Huwag na. O, magpalagay namin. O, sige. Alam mo, hindi sa'yo, first hand. Hindi sinabi ni Sheila. Okay? Truth. Okay, sige. Pasa. Second filter. Ano ba yung second filter? Is it good? Good ba to? Ma-encourage ba ako? Magaganda ba yung araw ko? Ay, hindi, Pars. O, huwag mo na sabihin. Hindi pala good eh. Kahit totoo yun, kung masasaktan at mapapanira ng mga tao, huwag mo pong i-chismis. Huwag mo sabihin. No? Huwag, hindi. Is it true? Is it good? And then last, pagpaligan, is it good? Oh, good. Meron ka matutunghayan na bago rito. Naku, malalaman mo yung tunay mong kaibigan talaga. Parang ganun, no? Is it useful? Kagamit-gamit ba? If it is not true, it is not good, at it is hindi useful, huwag mo na lang sabihin, Miss Marites. Be careful with your tongue. This New Year's resolution, solid ito. Be careful sa ating pong time, sa ating pong treasure, at sa ating pong tinatawag na labi tang. Sabi po sa mga taga Efeso chapter 5 verse 4, neither filthiness nor foolish talking nor jesting which are convenient, hindi nakakatuwa, nakakapikon, but rather giving thanks. Iwasan daw po yung pagpapatawa lagi. Iwasan daw po yung paghahamak, no? Yung mga ating pong mga karumihan ng isip, sabi po sa Tagalog, o ang karumihan man, o mga mangmang na pananalita. Alam mo po yung mga mangmang na pananalita, yung akala mo, ikaw yung pinakagwapo kung maglait ka, sa kapwa ang kaibigan mo, nilalait mo, di ba? Uy, negro! Uy, payatot! Uy, tapatsuy! Huy, sakang! Di ba? Yung mga bagay na gano'n. It's not profitable. Mag-ingat ka kasi hindi ka naman perfecto. The only perfect na kilala ko si Hesu Kristo. At hindi niya pa kinuha yung kanyang perfection but rather died on the old rugged cross for our sin. Sabing gano'n, ang mga pagbibiro na di nararapat kundi tayo'y magpasalamat. Don't have a wicked tongue but rather have a godly tongue. Sabi po sa Psalms 58:28, and my tongue shall speak of the righteousness of thy praise all day long. Use the tongue for encouragement. There's a story in Canada na may edad na matanda, namatay ang kanyang asawa through suicide. At siya'y nakaupo lang doon sa cliff. At yung cliff na yon, doon tumatalon yung mga taong gusto magpakamatay, suicide, doon lagi. Alam niyo ginawa niya? Imbis na siya ay maging bitter sa kasi nag-suicide ang kanyang asawa, doon siya lagi nakaupo, Brother Alex, sa bangin na yon. And every time may datalaw doon, titignan yung cliff na yon, ina-assume niya na itong tao to ay depressed. Ina-assume na itong tao to ay mayroon anxiety. Anong ginagawa niya lagi? Lagi niya pong ini-encourage. He's always bringing the best in that person. Nakita niya, "Uy, tiga saan kayo? Tiga United States? Oh, the land of the free. You are so blessed. The most powerful nation in the face of the earth." Sinasabi niya mga ganda ba? Lagi niya sinasabi yung mga encouragement. At sabi niya ganun,
Mula nung pumunta siya doon and just encouraging people doon na sumisilip doon, pupunta doon, sabi niya ganun, wala ni isa siya na saksihan na tumalon. Why? Napipigilan niya dahil sa magagandang salita na lumalabas sa kanya pong labi. Let us do that. Sa ating pong kalagitnaan ngayon, hindi natin alam, mayroong pinagdaraanan po ibang kapatiran natin. Tapos dadagdagan mo pa ng panlalait, dadagdagan mo pa ng masasakit na salita, dadagdagan mo pa ng mga salita na nagbababa ng kanila pong personality. Be wise. Be careful. Consider po yung damdamin ng iba. Bible says, this year, sabi sa mga taga-Epeso, we need to be very careful sa ating panahon, sa ating time, sa ating treasure, at sa ating pungtang. Huwag po tayong padalos-dalos. Alam niyo po yung padalos-dalos, yung pagiging, doon po marami na aksidente. Totoo lang, yung mga aksidente na, maraming mga reckless driver. The same thing din po sa atin. Huwag po tayong magpadalos-dalos sapagkat magiging prone to accident tayo sa ating buhay if we are not careful. Sabi po sa Colossians chapter 3 verse 1 to 4, kung kayo nga'y may muling binuhay na kalakip ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nasa taas na kinaroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ilagak ninyong inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas. Huwag sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa, sapagkat kayo'y mamamatay na at ang inyong buhay ay nagtatagong kasama ni Kristo Diyos. Pagka si Kristo ang ating buhay ay mahayag at mahayag nga rin kayo kasama niya sa kaluwalhatian. These verses tells us that we should be doing and focusing our life unto the Lord. I will close po in one illustration. In 2009, November 25, sa Washington, sa States po, Toyota recall ang kanila pong sasakyan because they need to replace the accelerator pedal, yung silinyador. Kasi ito po'y umiipit lagi sa carpet. And marami pong namatay dahil doon. Ang tawag po doon, kapag po nag-production sila tapos may fault, ang tawag po doon, parang ibang tawag doon, recall. Uy, parang ni-recall yung Toyota Prius ah. Di ba ganun, di ba? Pag may fault sa ano, nire-recall. Sa Honda ba may recall din? May mga ganun din. Recall, ibig sabihin, may tama, may problema. Ni-recall. Over million yata yung kanila pong ano, o thousands, hundred thousands of ano, ni-recall nila, inayos nila, recall. Tapos ibinalik ulit sa kalye. And this time, maganda na. Year 2021, i-recall natin. Recall natin. Kung ano ang naging careful ba tayo, naging maingat ba tayo sa ating panahon, sa ating time? Naging careful ba tayo sa ating spending, sa treasure? Naging careful ba tayo sa ating pong tinatawag na dila, tang? Kung tayo po ay nagkaroon ng problema today, New Year, is the time to recall that. Kunin yung mga bagay na yan at ilatag po natin sa ating mahal na Panginoong Jesucristo. Perhaps tayo rin po need recall. We need to be more careful use of our time, treasure, and tongue. More wisely for Christ. Brother and sister, God has told us many times in life na we need to be very careful. Mas madali po natin ito makukuha kung tayo po ay magsisisi ngayong araw na ito. Ang tawag po doon, repentance. Change of mind that will lead to change of action. Ang Panginoon po dumating dito para hindi tayo pahirapan. Dumating po dito ang Panginoon to give life and to give life more abundant. John chapter 10 verse 10. Tayo po tumayo. Sabi po ng kasabihan, ang maglakad ng matulin, kung matinik, ay malalim. Be careful. As Sister Eliza sing one more time sa ating pong kalagitnaan, I am convinced that a careful person
Kumbinsado ako na ang taong maingat will have a better new year itong 2022. Dahil sa awa ng Panginoon, tayo po'y mag-ingat. As Sister Liza sing, maybe may nasabi po ako ngayon na nagbigay sa inyo po ng kurot sa puso ninyo. Maybe the Word of God has given you challenge na magiging maingat tayo sa pananalita. Maingat po tayo sa oras natin. Maingat po tayo sa ating pong treasure. Habang si Sister Liza umaawit, I'm gonna give an invitation. Won't you approach dito, manalangin sa Panginoon, sabihin, Lord, magiging maingat ako. I will be careful. Thank you, Lord, sa pagbigay mo ng mensahe na ngayong umaga. Tulungan mo ako na hindi padalos-dalos, but rather careful. Won't you come today?